Good morning guys! Welcome back sa Hobby or Backyard. And for today's video, konting update lang sa ating mga alaga dito sa ating Hobby or Backyard. So habang medyo mainit pa rito sa ating isdaan, tamahan niyo muna akong pakainin yung ating alaga na si Talos. Ayan, si Talos. Update sa kanya, medyo lumalaki na rin ang ating butiki. Ayan. At umaamo na rin siya. Ngayon, papakainin ko na siya. Kaya kung makikita nyo, sobrang payat pa niya, no? Napakapayat pa niya kasi walang laman yung tiyan niyan. Pero pag kumain yun mamaya sa luyo, bibigyan natin siya kalabasa. Pakainin na natin. Tara, samahan niyo ako. Kunin lang natin yung kainan niya. Ay ko. Smooth na. So, ayan yung kainan niya. Ito si Talos. Talos, tika na. Umaamo na to guys. Na ilalabas ko na rin siya ng cage kasi ang sakit ng kuko niya talaga. Ginugupitan ko naman siya minsan. Ayan, ang laki na nilaki niya, oh. Dati, ang size lang niya, yung bagong dating, halos yung laki lang niya itong middle finger ko na to. Toto. So, laki lang niya yan. Mula ulo hanggang dito sa bungad ng buntot niya. Pero ngayon, oh, sa buong palad ko na yung size niya. Diba? Laki na nilaki niya. Yan na. Parang malikot. Nagagasgas ako. Ayan. Sobrang bait niyan. Gutom na yan kaya malikot. Kadalasan pag gutom yan, di mapakali. Parang laging taranta. So, pakakainin muna natin siya. So, kunin ko muna natira natin dito. Yan. Tantarin lang natin tong saluyot na to para mas madali at hindi mabulunan or yung hindi mabulunan yung ating iguana. Hindi ma-choke. Kuha pa tayo kasi kulang to, no? Kuha pa tayo kasi kulang to. Ayan, himay lang tayo dyan ng dahon ng saluyot. Gasa natin syempre lagi yung mga gulay na pinapakain natin sa iguana natin. Baka mamaya may pesticide or kung anumang chemical. Diba? Para iwas na lang sa lason or sa problema natin sa mga alaga natin. Kahit sa ano, kung kayo'y kakain, di ba, dapat ugasan. Dami ko sinasabi, no? Ito pala, pakiramdam pag wala ma-i-content. Charot. Wala tayo ng kapiraso ng kalabasa. Kasi, sa pagkakaalam ko, parang 30% lang dapat ang vegetable. Vegetable din naman itong saluyot. Pero yung ganitong klaseng vegetable, 30% lang yata dapat. Tapos, 60% yung mga leafy veggies, tapos 30% yung ganitong veggie, tapos 10% is prutas. Yun yung nabasa ko sa research, na research natin sa Google. So, yan. Dami. Pero yan mo na. Minsan lang naman. Gad-gad mo lang ng ganyan. Favorite naman niya yan. Medyo napadami tayo ng kalabasa, pero okay lang yan. Minsan lang naman. Haluin lang natin yan. And once a week, naglalagay nga pala ako ng multivitamins or calcium powder. Calcium powder sa kanilang, sa kanyang diet, no? Kasi mahalaga sa kanila yung calcium para iwas sa MBD or metabolic bone disease. Yun yung isa sa mga dapat nating iwasan. So tara, kunin na natin ang ating butiki. Yeah. Na. Na. Ay, buisit ka. Pinapasok mo pa ako, aray ko. Yan na. Oh, tumakbo pa. Ayan, inirati na naman siya. Ayan na magpahuli. Ay, sakya ganun. Aray ko. Eh, yan na. Hey, Los. Huwag nang makulit. Aw, aw, aw. Kuko mo. Kakensyang ko. Yun. Tumalo na nga ang bata. Ayan. Kakita lang ng pagkain. Iniwan na ako. So, yan, ganyan. Hinahaya-hayaan ko lang siya minsan dyan sa lugar para kahit papano ma-explore niya yung area para masanay siya na kung sakali makawala man siya dun sa cage, hindi siya basta-basta magpapanik. Hindi siya basta-basta magpapanik para hindi siya lumayo agad. Kumbaga, hinahayaan ko siya maging komportable sa paligid niya. Hindi lang sa loob ng
kanyang kulungan. Pati minsan sa loob ng bahay, sama ng mga aso, sinasanay ko siya para hindi siya laging nagugulat or nagpapanik. Ayan. Kaya minsan guys, sinahayaan ko siyang kumain sa ibang area ng bakuran kasi gusto ko nga maging kampante siya. Kasi yun yung nagiging problema ng ibang untamed or yung mga hindi pa maaamong iguana. Once makawala sa kulungan, dire-diretso nang lumayo doon sa area, ay lumayo doon sa bakuran. Dire-diretso na sila makita sila sa mga puno. Ako parang technique ko to, method ko to para masanay siyang maging komportable. If ever man na makalimutan kong maisara yung pinto ng kulungan ng iguana, makalabas siya, hindi siya basta-basta maghahanap ng ibang place kasi komportable siya dito sa buong bakuran namin. Ayan. Tapos sinasanay ko rin siya paminsan-minsan sa hand feeding. Siyempre hindi dapat lagi kasi baka mamaya akala niya yung kamay mo lagi na lang may laman na pagkain, makagat ka niya unintentionally. So minsan lang naman kapag ano, pero kadalasan kapag kumakain siya, tinatapatan ko siya or malapit sa mga aso namin kasi nang masanay siya sa amoy ng aso tapos sa galaw ng aso, masanay siya overall. Para hindi siya laging nabibigla kahit sa loob ng bahay, sa loob ng bakuran namin, or sa loob ng kulungan niya. Ayoko kasing sanayin lang sa kulungan kasi may tendency na dun lang siyang komportable. Paglabas nun, nagpapanik na siya. So, yun guys. Pasensya na pala dun sa nasa likod natin kasi kasalukuyan kami naglilinis ng ating terrace. Tapos na kumain yung butiki natin. May natira pang pagkain pero mamaya lalantakan niya yan for sure. Ayan, likot po naman. Pupunta siya sa araw. Gusto niya punta doon sa araw sa simento. Ayan. Laki na niya, di ba? Laki na ng difference niya kumpara nung unang video natin. Oh, bumaba na siya. Pasensya na guys. Boses ko talaga. Hindi ngongo. Balat. So, yan. Ang kulit niya. Oh, kasi kitang-kita niya. Ayan yung liwanag. Oh, pinupuntahan niya. Gusto niya bumaba. Pasaway. So, balik ko na muna siya sa kulungan. Siya nga pala guys, share ko na rin sa inyo yung bago nating isda na aalagaan sa ating Javier backyard. Binili ko to nung nakaraang araw lang. At ito na nga sila after 12 hours. Kasalukuyan kong kina-quarantine, gamit ko ang dimelin powder para iwas sa external parasite. Gagamitin ko nga pala itong mga to para dun sa ref tub, yung mga poop nila as fertilizer ng ating planted tank. Pero huwag kayo mag-alala dun kung sila ilalagay sa ref tub na walang halaman. Dahil aware naman tayo na talagang malakas silang tumibog kahit ng halaman. Kailangan lang natin plastic bottle, tapos kukuha lang tayo ng tubig sa tank nila kahit konti. Tapos, lalagyan natin ng konting-konting dimelin powder kasi medyo concentrated to eh. Taktakan lang natin ng konting-konting dimelin, ayan. Okay na yun sa akin. Ganyan lang ako gumamit ng dimelin, konting-konti lang. Dahil 10 gallon tank lang naman. Alugin mo lang hanggang madissolve yung dimelin powder. Make sure lang guys na walang ibang medication yung tank bago ka gumamit ng dimelin powder. So tara, samahan ko na kayo sa ating backyard. So pagpasok sa ating backyard, ayan, magulo na naman. Sobrang gulo na naman ito, kakalinis ko lang nitong ibabaw ng ating crayfish tank. And nilipat ko nga pala dito yung ating mga pinalalaking flower horn fry. So green water na sila lahat. And also meron na tayo ditong dalawa na napili na kauna-unahan nating i-groom. Ito yung isa, siya kasi merong pinakamagandang pearls and plum sa batch. Ayan. Yung sa cock naman niya, hindi pa ganun kalaki. Pero compare sa iba, siya yung mas may improvement sa cock simula nung pinaghiwa-hiwalay ko sila. Kaya, ayan, binigyan ko na siya ng chance mag-groom. Ito namang isa, hindi siya ganun kaganda in color. Tapos mukhang stress pa siya. Ayan, kung makikita nyo, grayish pa yung kulay niya. Tapos ang dami niyang stripe, no? Pero siya kasi yung biggest sa batch. So, para mas mabilis yung growth niya, nilipat ko na siya sa separated na tank niya. So, baka sakali gumanda pa yung kulay niya, tsaka baka mas lumaki yung kanyang bukol. Titingnan natin yan. So, observe pa lang naman natin yan and marami pa tayong flower horn dito na ready to groom. So, ayan guys. Yan yung napili ko. Kayo na bahalang mag-judge sa judgment ko dito sa fry. So, ang napansin ko lang sa kanya, maganda yung plums niya and yung pearls niya medyo madami, at least sa paningin ko, no? So, kaya kung mali ako, i-comment nyo na lang dyan sa comment section. Pa-help na lang po kung tama ba itong na-select ko na unang i-groom na fry. Tapos, itong iba, hindi ko na muna napakita sa inyo yung itsura nitong ibang mga flower horns na nandito.
since hindi pa masyadong lumilitaw yung potential nila, yung ganda ng kanilang mga pearls, ng plums, or yung bukol. Gusto ko sana maipakita sila kapag mas malaki na yung improvement, kapag medyo malaki na yung bukol, or maganda na talaga yung coloration. Tapos dito sa susunod na tank, dito na nga pala yung crayfish natin, yung buried crayfish, buried na female breeder natin, ayan o. Nag-hatch na yata yung mga crayfish at chan niya. Wait lang, ikot tayo sa kabila. Ayan, medyo malabo kasi tank eh. Pero pag zinom natin yan, ayan o. O diba? Kitang-kita, pinapagpag pa niya yung mga, hindi pala pinapagpag. Parang ino-oxygenate niya yung mga babies niya. Hatch na yan kasi may mga matataas, may mga galamay na ako nakikita eh. Kaso, hindi pa lumiliit yung yolk ng mga baby crayfish. Mga krillings natin in the future. Ayan. So, malapit na yan. Malapit na magpagpag yan. Konti na lang. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang muna yung video natin. So, itong mga flower horns na nakikita nyo na yan, i-update ko na lang sa inyo kapag napansin ko na medyo malaki na yung difference nila simula nung unang beses ko silang nilipat dyan sa mga jars na yan. So, doon ko na lang sila ipapakita sa inyo. Tsaka kung merong pagbabago or magiging upgrade dito sa ating mga connecting rep tab na ginawa. So, yun lang. Kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutang mag-subscribe, like and share this video, and click the bell button para sa mga susunod pa nating episodes.